Thomas Linmuel F. Mayakyak, may palayaw na Tom-Tom, pero also known as Mhot, bali binaliktad lang. At mula ako dito sa Dasmariñas, Cavite. Dito na ako lumaki, dito na ako nagkaisip, pero sa Pasay City talaga ako pinanganap. Ako naman si Mark Nebson Pinaga, also known as K-Ram, nakatira sa San Marino, Dasmariñas, Cavite. Pinanganak ako sa Leyte at dito na rin ako lumaki sa Dasma, Cavite. Galing. Tapos lima muna. Ano yun, parang tayo. Yun. Tapos dito ay mag-aarap. 5-5-5. Action! Ay, nakita! Yeah, tawag! Uy, puta yun ano? Bidayo! Lapin! Test pass! Dito na ako nagkaisip kasama yung airmat ko. Pero sa ngayon, kasama ko na yung sarili kong pamilya. At dalawang anak sa bahay. Araw-araw, laging ganado dahil sa kanila. Kasama ko lumaki, kasama ko mga patid ko, mga magulang ko. At ngayon, nakabukod ako sa San Marino. May sarili kaming inupang bahay. Masaya naman ako kasama yung asawa ko. Simula ako sa music around 12 to 13 years old yan. Sinusubukan ko na magsulat-sulat yan. Para sa akin, pinaka naging malaking impluensya talaga sa akin si Glock 9. 12 anyos pa lang, natuto akong magsulat dahil sa kanya yun, kumaga, sa kanya ako na-inspira talaga. Iisip namin ngayon dito kung paano kami dudulog ng traffic sa San Marino City. Paano pala eh, pre? Paano pala naman? Tsaka pinapakita ko ano yung kakayan ko dito as an artist. Una ko yung music, mga ganun din ako, mga 14-15. Susulat-sulat na ako, tas influensya ko sa paggawa ng music. Ayun din si Sir Glock at syempre yung 187. Syempre, si Shanty Dog na rin sa mga, ano ko yan, isa sa mga hinahangaan ko noon pa. Paalaki ng naiambag nila sa kung anong, ano ko ngayon. Syempre, ang nagbibigay inspirasyon sa akin ngayon, yung dalawa kong anak, yung asawa ko. Syempre, hindi lang sila, pati yung mga kapatid ko, airmats ko. Yun. At iba pang mga kamag-anak, siyempre na hanggang ngayon, solid pa rin yung ugnayan. Inspirasyon ko, siyempre yung misis ko, at yung mga kapatid ko, at yung mga kaibigan kong talagang sumusuporta noon pa. Siyempre silang inspirasyon ko. Ginagawa ko to dahil mas nabubuhayin ako pag nararamdaman ko yung suporta nila, kaya ayun. Nabuo ang Meek and Chill nung naisip namin talaga mag-shop ni K-Ram. Yun. Bali yung brand ko, Meekly, yung brand niya naman, Chillionaire. Tapos pinasimple na lang namin, ginawa namin Meek and Chill. Bali na pagdesisyon na namin pumasok ng MCR. Nung nagkaroon din ng interest sa amin si Sir Rai. Nung una, lumapit siya sa akin yan. Pinag-usapan namin yung mga magagandang deal. Nag-reach out din ako kay Sir Rai at nag-send ako ng mga demo. May nag-buyout ako ng kanta sa kanila. Kahit pa paano, maganda naman yung kinalabasan. Pumasok sa akin yung idea na ano kaya kung magsama kami ni K-Ram bilang duo. Total, magkasama na rin kami lagi dahil nga nagtayo kami ng business. Malapit lang. So yun, dahil sa magandang naging resulta nung project na binay out kay K-Ram, napagbigyan kami na mag-establish ng duo sa loob ng MCR. As Meek and Chill. Title nga pala ng unang single namin ay T.I.M. o Team, meaning niya talaga is tang ina mo, which maririnig yun sa kanta kung ano talagang bakit siya Team. Tsaka nung nabuo namin siya, yun ata yung first ano natin na bumisita kami kay Sir Rai. Nagsalang si Sir Rai ng beat tapos yun na natunohan o nagawa ng humming. Pero di namin siya nagawa sa loob ng isang ano, kumbaga nagawa yung melody o yung hook dun sa mismong gabi na yun. Tapos nagustuhan namin. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa tulakatan ni Mhot. Ayun na rin yung napag-desisyon na ni Sir Rai na unang ilabas namin. Tatawid kami sa iba't ibang klase ng genre. Mapapainggan nyo na lang din sa mga paparating naming proyekto. Bali, hindi kami mag-i-stick sa kung saan man kami nasanay. Tatawirin talaga namin mga iba't ibang klase ng tunog. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy nyo kami suportahan ang Meek and Chill at mga ilalabas pa naming kanta. Okay, maraming salamat. Siyempre, lalo na sa mga fan namin na galing sa battle rap. Siyempre, mga napapanood kami sa battle rap. Mas maraming salamat sa inyo dahil sinundan nyo kami dito sa
ibang move namin dito sa music yun. Sana magkita-kita tayo soon kung saan man magka-appearan. At maraming salamat sa lahat ng appreciation nyo. Geng, geng. Tanginan mo, di mo kailangang hanapin ang bagay kung nakang-ambag sa pagiging ako, kaya tayo.